So ayan mga ka-proud, magkukumpay kami ngayon ng aking mga alagang kambing ano. So kasama ko yung aking dalawang helper, ha. Huh? So, iwan ko muna yung ito yung aking kwarto dito, yan. Ayan, nakasabit tapos yung higaan ko, tapos yung pinggan, yung dito kami kumakain kasi nga hindi pa tapos yung itong aming yung aming tulugan, itong aming bahay, ayan. So ano pa bang nakalimutan ko? Yun. Tapos mamaya, i-surprise ko yung bata na kasama ko palagi dito. Yung sinasama nila dahil nga masipag naman. So i-surprise ko nandito yung binili kong bag sa kanya para gamitin niya sa pag-school. Kasi nasa 8 years old na yata siya, hindi pa siya nag-aaral. Tapos 11 silang magkakapatid. Ayun. Kaya hindi pa siya nakakapag-daycare. Pero pipilitin ko na turuan muna siya dito habang kasakasama siya nung bayaw niya na nagtatrabaho dito sa akin. So tuturuan ko siya na magsulat at magbasa para kahit papaano matanggap siya sa grade 1 ano, kung i-enroll siya nung nanay niya. So napaka-iksi na lang ng panahon dahil July 25 na ngayon at magpapasok na. So sisikapin ko na matutunan, maturuan agad siya, matuto agad siya na magsulat. Yun, so hahanap ako ng ano ko, towel ko. Ayan yung bata. Ayan, so surprise ko yun mamaya. Ayan. Yun, so masipag naman yung bata na yun. Yun. Saan ba yung damit ko na ano? Ito. Ayun. Tatayin pa munas ng pawis. Ayan. So 9 o'clock na. Pero tapos nga lang namin kumain, kaya yan yung mahirap sa sitwasyon ko dahil wala akong tagasaing. So ano, kaya medyo late na kaming kumain kasi pagdating nila nagsaing pa ako, no? Yun, so kunin ko na yung itak. Ah, ayan, hindi pa tapos yung aming tulugan, yung aming hideout dito. Yan, so teka lang, lagay ko muna dito kasi kakabit ko yung aking itak. Ayan. Yun. So, yun. Ayan. Nakasuot ko na yung aking itak. Tapos, ayan o. Chich. Uy, hindi nyo hinasa yung ano ko ah. Wanan nyo ba irang akong sundang? Iyay. Ayan. So, ayan, pakita ko sa inyo yung ito yung kwarto nung aking magiging permanent farm helper. Ayan, dahil dadalhin niya dito yung kanyang pamilya. May isa siyang anak, no? 7 months old, ayan. Dito sila. Tapos ako doon, ayun. Yung kabilang kwarto, ayan. Tapos ito, ipapagawa pa namin, ayan. Kung mapapansin niyo, may hukay pa dyan. Kasi, yun. Lalagyan pa namin ng haligi para gagawin naming hotel dito sa taas. Yan. Para pagka may nagbakasyon, may gustong pumasyal dito, so may matutulugan. Pag gustong matulog, katulad nila, ano, katulad nila Boy Makagala, tsaka ni Bernie Rada, si Bertong Wapuha TV, pag pumasyal dito, tsaka si Boy Assorted. So may matutulugan sila pagka gusto nilang mag-overnight dito sa farm. Yan. So yun, yung aking mga kambing, pakita ko sa inyo. Yun. Tinanggalan na namin ng dingding kasi medyo nakukulub sila. Kailangan kasi yung kambing breathable, yung nakakaano yung hangin, no? Yan. Yan nandiyan. Yan. Ano yan? Yan yung bata. Yan yung bata na kasama namin. Yan yung bayaw ng aking helper dito. Yan. Tapos pupunta na kami ngayon at magkukumpay kami ng wala di ang akong chinilas. Sinangay ng aso yung chinilas ko. Yan. So, magkukumpay kami na itong mga kambing kasi yung nandun, yung pinakita ko sa inyo doon, yun ay pinapastol. Tapos itong dito, ito ay naka-permanent lang to. Kasi ito yung mga lalaki na ano, mahilig manampa. No? Ayan o. Oh. Oh, mahilig silang manampa. Kaya ito ay 14 heads to. Kaya ano, mahirap pagka
pinagtutulungan nila yung mga babae, kaya nakakulong sila. So yan yung magandang practice, dapat nakahiwalay yung mga lalaki doon sa mga babae. Hindi nila dapat katabi, no? Dahil yan ay mga Mael. Mael, ha Mael, shout out sa aking business partner kay Brave Body LB. Ayan, yun, sa aking bagong business partner. Oh, di ba? Ayan. Ito, pag harvest nito, yun. Alam na. Yun, tara! So, nandito yung aking dalawang kasama. Pakilala ko sa inyo. Ito ay Pilam. Ito. Yan, ito. Pilam, yan. Oh, si Boss Aryong. At ito naman si Boss Dave. Yan, Korean, ano, Korean. May pagka-Koreano to. Ayan. At kung mapapansin nyo, dyan ako dati natutulog, katabi ng kambing, no? Yan yung aking tulugan dyan. So ngayon, lumipat na ako doon sa kabila, yung kung saan ako nagsimulang mag-vlog. Yun. So tara, so, gamit namin yung kaeng na pinagawa ko. Yan, napaka-effective, maganda. Maganda rin na may kaeng kasi yun, hindi na kami masyadong nagdadala ng mga basura, yung mga sangasanga ng puno na hindi naman kailangan. So yun, ito sasahigan namin. Ayan, ito na sa aking investors kay Brave Body LB. Ayan, sinisimula na nating i-develop yung ating goat farm, no? So sana mag-success tayo. Yun. So tara, o yan, papunta na kami sa aming pagkukumpayan. Tanawa akong sinilas, no? Nahaling ang isa. Yon. Tara, let's. So ayan, papunta na kami sa aking sa aming pagkukumpayan. Dahil umaga pa lang nagkukumpay na kami, tapos bandang tanghali. Yan, nag-aayos kami ng aming tulugan tsaka yung bahay ng kambing. Yan. So ayan, malapit na kami. At dadaanan ko yung alaga kong baka kasi medyo pumayat siya ngayon kasi maulan. Ayaw niyang uminom halos ng tubig, pero minsan nilalagyan ko siya ng asin. Para wag na, hindi ko na papakita yung chinelas ko. Kasi tinangay ng aso yung chinelas ko, hindi ko mahanap. Ayun, nag-recycle ako ng chinelas. Yon. Putol po ang chinelas. Putol ang chinelas. Pero tuloy lang. Hindi pwedeng umabsent. Ayan na. Yon. So yon. Andito na kami, malapit na kami sa alaga kong baka. Medyo pumayat si Bruno ngayon kasi ayaw niya uminom ng tubig. Saka hindi ko siya halos mapuntahan kasi nga maulan lagi dito. Ngayon lang medyo maayos ang lagay ng panahon dito sa amin ngayon, kahit na medyo makulimlim. Ayan, at medyo hinihingal ako dahil nga medyo paahon ito. Ayan na si Bruno, ayan, at nagtatago dahil maraming insekto, maraming mga langaw. Yun. Ayan, dito ko na lang din siya ililipat kasi gusto niya naman dito at mukhang masarap naman dito. Ayan, nadidistract siya sa mga langaw kasi napakalangaw ngayon na dito ko siya itatali sa kamyas. Ayan. Yan, oh, kamyas yan. Diyan ko siya itatali. Oh, yun. So, ayan, nakatali na siya. Ayan. Oh, dito ka na, Bruno. Oh. Ayan, marami kang pagkain dyan. Yan ang paborito mo, yung mga talahib-talahib dyan. Ayan. So, punta na ako dun dahil magkukumpay kami ng kambing. Ayan. So, ganito talaga yung buhay ng isang magsasaka. Ayan. Oops. Yun. Tiyaga-tiyaga lang tayo sa buhay para makaahon sa kahirapan.
Ayan, napakaganda ng view dito. Ayan, ini-enjoy ko yung view. Napakaganda ng view dito sa farm ko. Sa mga gustong pumasyal dito. Ayan, may dalawang paraan. May dalawang paraan para makapunta kayo dito sa farm ko. Una, kaibiganin nyo ako para maimbitahan ko kayo at maisama ko kayo dito. At yung ikalawa ay jowain nyo ako. Dahil hanggang ngayon ay single pa rin ako mula nang iniwanan ako ng aking asawa. Dahil nga mahirap lang ako, kaya pinagpalit niya ako. Yun. So, yan. At kasama ko rin yung aking aso, no. Yan. Si Joe Marie. Yan, shout out kay Idol Joey Marie Random Vlogs. Yan, and shout out kay Idol. Hiningal ako. Yan, kasi medyo mataas yung lugar na inakyat namin. Yan. So, dito mas malakas ang signal dito. Pwede ako mag-live. Ayan lang. Ayan. Nagbibideo pa ako. Yun. Yun. So, dito kami magkukumpay ngayon. Ayan, medyo malakas yung hangin dito sa amin. Kaya ano, yung mga mais ay nagtumbahan. Ayun. Hindi kita. Yun. Yun. So, dito na kami magkukumpay. Ayan, napakaraming mga dahon dito. Ayan. Nakain ng kambing. Yung mga minunga. Ipil-ipil. Yung dahon ng tibig, wala dito. Yung habi nilang baho-baho. Ayan. Pawis? Anak, pagod? Ha? Anak, sakit ngipon? Ha? Ayan yung aking... Oh, shout out. Shout out nga pala dyan sa mga taga-bundok. Nanguwag na kanding. Dumaga na kanding. Yan. Yon. So ganyan lang kami magkumpay. Yan. Kung makikita nyo si Boss Ariong, ayan, pinuputol niya yung sanga ng itilipin. Tapos si Himayin ilalagay sa kaing. Yan. Tapos ito naman si Boss Dave. Ayan, sa kanya naman ay yan, yung minunga. Yan. Daming mananap. Tapos kami. Yan. Oh, video mo kami da. Huwag mo hawakan dyan ng ano.